Magandang araw mga ka-solar. Welcome back to TopSolarPhil. Well, today pag-uusapan natin ang battery. Okay, bago kayo bumili ng battery, panoorin niyo muna 'to. Okay, hindi na tayo pupunta kung saan-saan mga chemical compositions ng battery, no? Hindi na mga kailangan talaga 'yan malaman. Ang kailangan niyo malaman, apat na bagay. Okay, unang-una, anong type ng battery? Okay, ang kailangan nyo o ang hawak nyo. Pangalawa, watt hour. Okay, ano ba yung watt hour? At ano ba, kung i-breakdown mo siya, ano ba ang bumubuo sa watt hour? Pangatlo, voltage. Ano ang low, high, at nominal voltage ng isang battery? At pang-apat, capacity. Okay, so ano ba talaga yung capacity, DOD, ng isang battery? Ano ba yung DOD? So yan yung mga pag-uusapan natin. Okay, dun tayo sa una. Sa solar, meron tayong dalawang major type, no? Meron tayong lead acid at meron tayong lithium. Okay? So this is the type of battery. Pero sa lead acid, maraming klaseng lead acid. Meron gel type, merong AGM. So yun yung mga klase ng lead acid. Sa lithium naman, maraming klaseng lithium. Okay? At isa dyan is lithium ion. Meron tayong lithium ion phosphate, which is LiPo4. At meron din tayong lithium titanate. At marami pang ibang lithium. No? Meron mga dine-develop na bagong batteries. Solid state battery. At meron ding salt na base battery. Salt ion, hindi ko matandaan. Pero doon muna tayo sa lithium ion, LiPo4, yung dalawa. Kasi yung lithium titanate, hindi pa masyadong ginagamit. Medyo mahal siya, pero napakahaba ng kanyang life cycle. Okay, panglima pala, life cycle. Okay? So, balikan natin yung lead acid. Yung lead acid for solar, hindi po siya katulad nung battery sa kotse. Yung battery sa kotse, hindi po siya deep cycle. Kung gagamitin nyo po for solar, it has to be deep cycle lead acid battery. Bakit? Kasi yung sa mga kotse, ayaw niyang nauubos, ayaw niyang na bumabagsak yung voltage niya. Madali siyang masira. Okay, ang deep cycle na battery na lead acid, pwede siyang bumaba yung voltage. Pero para mapatagal niyo ang buhay ng lead acid battery niyo for solar, merong specific voltage na dapat hanggang doon lang kayo. Okay, so that's a lead acid. Ang lithium naman, so dun tayo mag-focus dun sa dalawa. Merong lithium ion at lithium iron phosphate. Okay, ang lithium ion, malakas siyang battery, pero hindi siya ganun ka-safe. Okay, bakit sinabi ko hindi ganun ka-safe? Dahil kapag ang lithium ion ay na-puncture mo or ano, nag-aapoy siya. Okay? Pero ang LiPo4, kahit ma-puncture yung gitna niya, hindi siya nag-aapoy. Usually, umuusok lang siya until mawala. Okay? So, sino mas safe? Mas safe ang LiPo4 when it comes to lithium.
sa solar battery naman, sa lead acid battery naman, mas okay yung sealed na lead acid battery. Okay, kasi wala siyang ini-emit na chemical. Okay. Pangalawa naman, watt hour. Okay, so alam niyo na kung anong type ng battery. Ngayon is yung watt hour. Okay, kailangan niyo malaman yung watt hour kasi ang pag sinabing watt hour, yun yung total na capacity ng battery niyo. Okay, kasi ang watt hour ay ang product ng ampere hour at voltage. Okay? Pag sinabing product, minultiply nyo. Okay? So, for example, meron kang 100 ampere hour na battery. At yung battery mo ay 12 volts. Okay? So, ang watt hour ng battery mo is 1,200 watt hour. So, yun yung total ng battery mo. So, pag nagtanong kayo kung anong capacity ng battery, sinabi 200 ampere hour. Pero hindi nyo naman tinanong kung ano yung voltahe ng battery. Paano kung 12 volts lang siya? So, 2,400 watt hour lang siya. Kumpara sa 48 volts naman na 200 ampere hours, meron kang 9,600 watt hour. Okay? Ano ba yung watt hour? So, example, meron kang load na 1,000 watts. Okay? Kung i-divide mo yung 1,000 watts sa 9,600 watt hour, makakuha ka ng 9.6 hours na usability. Okay? Yun ay kung 100% mo siyang gagamitin. Okay? So halimbawa may aircon ka na 1.5 horsepower. Oh, more or less 1000 watts 'yan. Ilang oras gagana yung aircon mo kung ang battery mo ay 9600 watt hour. So i-divide mo lang. Okay? So kung i-divide mo 'yan, makukuha mo is 9.6 hours. Kung i-divide mo sa 1,000 watts. So, 9,600 watt hour divided by 1,000 watts, makukuha mo is 9.6 hours. Okay. Pero, depende yan sa depth of discharge mo. Okay? Depende yan sa depth of discharge. Ang lead acid, pwede mo lang gamitin sa lead acid is 50%. So, kalahati lang dapat ang ginagamit mo. Bakit? Kasi madali siyang masisira. Okay? Madaling masira ang battery kapag ang lead acid, kapag lagi mo siyang ginagamit, more than 50%. Okay? Sa lithium naman, you can use up to 80%. 80 to 90% pwede mo gamitin sa lithium. Lithium ion or lithium LiPo4 pwede mong gamitin up 80%, 90%, no? Actually pwede pang 100%. Pwede mo siyang gamitin. Although nababawasan yung isa pa nating pag-usapan, yung life cycle. Okay, yung life cycle, yan ay yung from 100% to 50%, from 100% to 80%, pag naubos mo yun, isang cycle. So, example sa lead acid, 50% ang isang life cycle niya. Ang lead acid ay merong around 750 life cycle.
Okay, yung mga deep cycle lead acid, meron siyang 750 life cycle. So kung uubusin mo siya araw-araw ng 50% every day, 50% every day, ubos siya, ubos. Your lead acid battery will last for more or less 2 years and 30 days. Mga ganun. O mga 2.5 years. Yan, maximum. Pero yung mga hindi minamax out yung battery na, yun yung umaabot ng mga 5 years sa lead acid. Okay? Ngayon, sa lithium naman, dun sa dalawa, ang lithium ion, meron siyang 750 to 1,000 cycles, lithium ion. Okay? So kung gagamitin nyo from 100% down to 20% isang cycle, tuloy-tuloy siya kung everyday nyo gagamitin, mga 3 years to 5 years ang itatagal ng lithium ion. Sa LiPo4, ang cycle ni LiPo4 is from 2,500 up to 6,000, depende sa quality ng LiPo4 na nakuha niyo. Okay? And then you can use it from 100% to 90% up to 100%. Pwede niyo yung siyang ubusin. Okay? So, kung gagamitin niyo araw-araw ang LiPo4, pwede tumagal more than 10 years. Kung gagamitin niyo siya from 100% to 80% at uubusin niyo yun araw-araw, isang cycle, pwede siyang mag-last more than 10 years. Yung isang lithium titanate, yung lithium titanate naman is around 20,000 cycles. So, napakarami na nun. Pero mahal pa siya ngayon. At saka medyo alanganin yung voltage. Okay, so let's talk about voltage. Ang voltage na ng lead acid, you can charge it up to around 14 volts and you can float sa 14 volts, 13.7 up to 14, at ubusin nyo siya, 50% is up to 12 volts only. So kapag lead acid ang gamit nyo, pwede nyo lang siyang ubusin up to 12 volts kasi kapag bumaba pa doon, nakakasira na siya ng battery. Okay? Sa lithium ion naman, ang maximum voltage niya per cell is 4.2 volts. So para makabuo ka ng 12 volts, kailangan mo ng tatlo. So isi-series mo yung tatlong cells ng lithium ion para makabuo ka ng 12 volts. Ang lowest voltage niya is 3 volts. So dapat magstay ka lang sa, or huwag kang bababa below 3 volts kasi nakakasira ng battery ng lithium ion. Okay, so ang nominal voltage niya is 3.6. Okay, sa LiPo4 naman, ang maximum voltage ng LiPo4 is 3.65. Huwag kang sosobra doon dahil nakakasira ng battery, nakakabawas ng life cycle, nakakalobo, lumulobo siya. Okay, and wag kang bababa below 2.5 volts. Okay, dahil nakakasira rin, ganun din. And the nominal voltage niya is 3.2 voltage. Okay, to build a 12 volts battery na LiPo4, you need 4 na isi-series mo. And so on, no? So kung kailangan mo ng 48 volts, you can build 15 or 16S na LiPo4. Pagdating naman sa lithium, you need 3, 6, 9, 12. Kailangan mo mag-series ng 12 or I think 13, hindi, 12 lang na lithium. And then sa lead acid naman, 4 na 12 volts na battery na lead acid, and you can build 48 volts na battery.
So, yung capacity, huwag nyo lang tignan yung ampere hour, no? Importante, alam nyo rin yung voltage. Kasi kailangan nyo i-multiply yun para makuha yung buong capacity ng battery. Sa life cycle, so dapat alam nyo yung life cycle ng batteries nyo. Kung gaano ba siya karaming life cycle per kung anong type ng battery ginagamit nyo. So dapat alam nyo yung type of battery. Lead acid, lithium ion, or LiPo4, or lithium titanate. And then syempre, importante, yung voltage dapat alam nyo. Dapat alam nyo yung maximum voltage, minimum voltage, at saka nominal voltage nya. And then, sa lithium, dahil nga yung voltage nya medyo sensitive sa max voltage tsaka sa low voltage, importante na bawat assembled nyo na lithium battery may kamatch na BMS. Dahil pag walang BMS yan, wala pa yung isang buwan, tatlong buwan, sira na yan. Okay? Huwag kayong maniniwala dun sa bumubuo ng battery na walang BMS. Wasak yun. Mawawasak yun. Hindi man agad-agad, pero mawawasak yun. Kahit balance pa yan, masisira yun sigurado. So, lahat yung mga lithium, they need BMS. Okay? Yung balancing, kung malaki ang system nyo, para sa akin, walang kwenta yung active balancer. Kasi napakaliit ng amperahe nun para maka-affect sa battery mo. Unless yung battery mo active yung balancer, tapos hindi mo gagamitin for 3-4 months. So yun, magbabalance siya siguro. Pero kung ginagamit nyo siya araw-araw, tapos may active balancer, halos walang kwenta. So, if you have any questions, comment down below. Sa mga hindi pa po subscribe, click subscribe. Pwede nyo i-share. Kung meron kayo natutunan, paki-like yung video. And yeah, we're road to 5,000 subscribers. We are giving away the e-bike on December. We are giving away solar floodlight sa December. Basta subscribe kayo, lagi kayong nagko-comment. We will pick a few lucky subscribers para medyo happy naman sa Christmas. Okay, so kung may mga katanungan kayo, i-message nyo lang. And thank you very much sa suporta. Sana tuloy-tuloy lang po ang panonood nyo. Kung meron kayong gustong malaman, i-comment nyo po. At marami po tayong natutulungan, marami po nagtatanong sa atin. And salamat din po sa mga nagpapa-install sa amin. Alam nyo po, syempre tayo installer at kailangan kumita, at ang itong YouTube na to ay hindi pa naman enough para, alam niyo, mamigay ako ng system lagi. So yun, maraming salamat and see you in the next video. Bye!